So hello mga kamital, welcome back again to my YouTube channel. Andito naman muli si Bamski Vlog upang magbabahagi na naman sa inyo ng dagdag kaalaman, dagdag idea. Ituyo ko paano mag-layout ng hagdan na L-shape. So mayroon akong papakita sa inyo mga kamital na example na hagdan na aking ginawa. So yan. So yan mga kamital ay karton lang yan at pinorma ko lang ng ating hagdanan na L-shape. So ito yung kinuhanan ko na example, itong ating maliit na upuan, yan, 3 meter, yan. Dahil sa gumawa tayo ng L-shape, yung ating 3 meter ay dinivide lang natin yan sa 2. So kung gagawa kayo ng hagdan na ganito na L-shape, so i-divide nyo lang sa 2. Dito sa unang landing nya is 1.5 meter. So dito sa pangalawa, yun na yung ating 3 meter. So kung gagawa naman kayo ng single lang na hagdan, yan, ganyan, yan, pwede nyo nang idiretso yan, yan, single lang. So sa paggawa ng ating single lang na hagdan, kung ano yung computation sa ating single, ganun rin dito sa ating L-shape. Dahil yung ating total height nito na 3 meter ay dinivide lang natin yan sa 2. So sa unang landing natin is 1.5, so sa pangalawang landing natin is 3 meter. O ganyan lang mga kamital. So ngayon i-explain ko sa inyo kung paano natin ito ginawa. So yan, proceed tayo doon sa ating explanation mga kamital. So ito na yung ating layout mga kamital. O alam kong karamihan pa sa atin ang hindi alam kung paano mag-layout ng hagdan. Sa video na ito, ituturo ko po sa inyo step by step kung paano mag-calculate ng inyong stairs. At sa calculation na ito ay pwede nyo na rin ma-estimate kung ilan ng materials na magagamit ninyo. Kung interesado kayo mga kamital sa video na ito, panoorin nyo lang itong buong video na ito at siguradong mayroon kayong makukuhang aral sa video na ito. So bago tayo magsimula mga kamital, kung aguhan pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at i-share nyo na rin sa iba para makatulong. At i-click nyo na rin yung ating notification bell para ma-update kayo lagi sa ating mga bagong videos na i-upload. So let's go mga kamital, start na tayo. So ito mga kamital yung ating layout ng ating hagdan na ginawa nating L-shape. So dalawang landing yung ating ginawa. So instead of gagawa tayo ng single lang na hagdan, so ang ginawa natin ay gumawa tayo ng double landing. So L-shape yung ginawa natin, 90 degree shape ng ating hagdan. Kung gagawa naman kayo ng diretso lang sa computation na ito, ay parehas lang yung ating calculation ng ating paggawa ng ating diretso lang na hagdan. So ngayon mga kamital, bago tayo gagawa ng ating hagdan, ay susukatin muna natin yung ating top level ng ating second floor hanggang dito sa ating ground level. So dito sa ating ginawang hagdan, instead of 3 meter yung ating top level to ground level, so dinivide natin yan sa 2. So nagiging 1.5 meter na lang yung ating total height ng ating magiging unang landing. Yung ating 1.5 kinonvert ko sa inches ay nagiging 59 inches. So nauna mga kamital, before tayo gagawa ng ating hagdan, kailangan meron na tayong nakaplano na kung ilan yung ating rise ng ating hagdanan. So halimbawa yung ating steps natin, yung ating run natin is 10, tapos yung ating rise naman is gusto natin na 7, yeah, 7 inches. So ngayon, yung ating total rise dito sa inches is magiging 59. So yung 59, i-divide natin yan sa 7. Yan, 59 inches divide 7 equals 8.428. 8.428 mga kamital, medyo alanganin siya kasi mayroon siyang sobra. So dapat yung ating rise ay buo lang yung ating numbers na pwede nating i-calculate. So ang mangyayari niyan mga kamital, itong ating 7
7 inches ay pwedeng susubra ng konti or magiging 7.5 or 7.14. Ito yung ating rise natin, 8.428. Mayroon siyang sobra mga kamital na 0.428. O dito sa ating ni-layout, unang rise natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pang 8 itong ating papuntang top na sa ating second floor. So mayroon siyang sobra na 0.428. So medyo alanganin siya. So ang gagawin natin, itong 59 inches, i-divide natin sa 8 mga kamital. So dinivide natin yan sa 8 ay magiging 7.375 inches. So, ito na yung magiging height ng ating rise mga kamital. So para ma-convert natin yung 0.375, multiply lang natin yan sa by 16. 0.375 times 16 equals 6. So magiging 616 siya mga kamital. So i-convert natin yan sa lowest term, so magiging 38. So yung ating total rise natin ngayon is magiging 738 inches. Ito na yung ating total rise dito. So itong ating 10 na run, yan na yung ating total run na 10 inches. Dito lang tayo nag adjust dahil sa dinivide natin itong 7 ay mayroon po siyang sobra. So ngayon, yung ating rise, so magiging 8 risers siya. So 1, ito yung unang rise natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 risers, 7 steps. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 steps yung ating gagawin kasi yung pang 8 natin is ito yung ating top. Yan. 8 risers, 7 steps. Yung risers naman natin, ito yung 738. Yan, by 738. So yan na yung ating sukat ng ating gagawing stringer. Ito, stringer sa English. Yan. Mag-layout tayo nito. So, pagdating naman dito sa ating gagawing stringer, yung patungan ng ating hagdan, yung tinatawag natin na threads, ito na yung ating gagawin para makuha natin yung magagamit ninyo na kahoy, yung height niya, para makuha niyo yung ating sukat kung ilan yung ating magagamit dito. So kukuha ninyo lang yung ating total rise dito at saka yung ating run. So ngayon sa pag-a-adjust ng ating rise dito, itong ating 59 inches na rise, mag-minus tayo ng 738 na rise natin. Dahil yung ating gagawin na stringer ay hanggang dito lang yan. Hanggang dito lang. Kasi ito na yung ating pang 8 na steps. So ngayon, mayroon pa tayong ipapatong na gaya nitong yung thread natin. Parang tabla natin na ipapatong dyan. So kung ilan yung kapal nyan. So sa example natin, 2 inch yung kapal nito, yung ating ipapatong dito sa ating hagdanan. So i-minus nyo rin. So yung ating 738 plus 2 inch, so magiging 938 yung ima-minus natin dito sa ating total rise. So yung ating 59 ay minus natin ng 738 na ating total rise at saka yung ating 2 inch na thread. Yan, yung itong thread natin ipapatong. So magiging 938 yung ating ima-minus. So equals 49.625. Calculate nyo lang dyan guys mga kamital, kasi meron akong na-calculate nito para diretso na yung aking pagsusulat. So yan na yung ating total rise na ating i-compute para makuha natin yung ating total na magagamit natin na kahoy, yung ating haba dito. So simula rito hanggang dito sa ground, so 49.625. So dito naman ay yung ating run na 10 inches. So magma-minus pa tayo niyan guys. Magma-minus pa tayo ng ating 10 inches dahil dito mayroon tayong dito cover sa ating bali dito cover sa ating rise. Mayroon siyang cover diyan na 1 inch na tabla. Yung magiging ganito na siya guys.
yung walang makikitang walang makikitang ano dito. Yan, meron siyang cover diyan. So yan, 1 inch yung ating example na nilalagay diyan, yung hindi dire-diretso yung tanaw ng tao. Yan, meron siyang cover diyan. So ididak natin yung 1 inch na yan, guys. So magiging 9 inches na lang yung ating magiging gagawing rise. Sa actual na mga kamital, ito yung ating masusunod, itong ating 10 inches. So dito na tayo mag-a-adjust sa ating magiging thread natin. So dito yung ating total rise, so magiging 49.625 na siya. So dito naman yung ating 7 steps natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times lang natin yan sa 9 para makuha natin yung total run naman niya dito. Yan, times lang natin yan sa 9 yung ating steps na 7 steps para makuha natin yung total run niya dito. 9 times 7, so magiging 63 na siya total run para makuha natin yung ating hypotenuse dito, yung gagawin nating stringer. So ngayon i-calculate natin yan. So yung ating 49.625 squared plus 63 squared, so equals 6431 point something. So yung i-square root pa natin yan kasi naka-square dyan. So yung answer niya is 80.197. So i-convert natin yung 0.197, so magiging 80.316 inches. So yan na yung ating total length ng ating magiging stringer. Yan. Simula rito hanggang dito. Dito naman sa lapad ng ating gagamiting tabla, mga kamital, so maximum is 12 inches itong ating gagamiting tabla para makuha natin itong ating mga rise at saka run natin. So actually, mga kamital, pwede itong gagawin sa metal. So dito sa example natin ay sa kahoy ako naggawa ng example. So kung mga metal naman ninyo gagawin, ay pwede rin itong parehas lang yung ating calculation. Ganon din. Ito na yung ating total ng length ng ating magiging stringer natin. So 80.316. So ngayon, mga kametal, sa pag-layout naman itong inyong stringer, so ito yung ating run, yung run natin at saka yung ating rise. So yung run natin is 9 inches. Yung sa rise naman natin is 738. Kung mayroon kayong priming square, mga kametal, yung priming square natin na malaki, ay pwede nyong magamit yan. Yan yung kadalasang ginagamit sa pag-layout ng ating hagdan. So markahan nyo lang yung ating sa ating run na 9 inches. So doon sa inyong priming square, yan, nakaganyan yung priming square ninyo, yung 24 inches na priming square, yung malaki. Dito sa ating rise na 738, dito naman sa ating run na 9 inches, yan, markahan nyo lang yung ating priming square, yun na yung ili-layout nyo dito. Tandaan nyo lang yung ating pinakamahabang part ng ating priming square, doon nyo ilalagay yung ating run. At doon naman sa maiksi na part ng ating priming square, yun yung ating rise, para hindi kayo malito sa pag layout. O lagyan nyo ng tanda yung inyong priming square para dire-diretso na yung inyong pagsukat. So naka 90 degree angle lang naman yan. So yung ating priming square is 90 degree. So ito yung ating run, ito yung ating rise. Yan. So ganyan lang, gagawa kayo ng 7 steps na bilangin nyo. Pagdating sa 7 steps, so yan, yung ating pang 7 steps. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So sobra pala ito, dito lang siya. Yan. 7 steps lang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So hindi na ito kasali itong dito. Ito lang. Yan. Pagdating sa 7 steps, ipurma nyo din ganan. Square nyo din, yan ganyan. Yan na yung didikit dito sa ating dito. Yan na yung itong portion na ito. Yan na yung didikit dito.
So pagdating naman dito guys, kung meron kayong mga ilalagay na support dito para kunyari ipako nyo, or kung metal naman yung ilalagay nyo, kung meron kayong support na ilalagay dyan na makadagdag dito sa ating run, dito sa ating steps, ay i-minus nyo lang. Kunyari maglagay kayo ng support na 1 inch na angle bar, or kaya yung ating kahoy, so i-minus nyo lang sa ating 9 inches para pagdating sa maglalagay na tayo ng mga thread dyan saka yung ating pang cover dito, ay hindi maapektuhan yung ating tamang sukat na 10 inches na 738 na rise. So pagdating naman dito natin sa baba naman mga kamital, yan, sa unang rise natin mag-adjust tayo. Yung unang rise natin is 538 lang yung ating isusukat, i-adjust natin. Kasi pagka 738 yung idiretso mong ilagay na rise, paglagay mo dito sa thread ay tataas na siya, magiging 938 na siya. Adjust ka ng 2 inches sa dahil sa thread na ito, na 2 inches din yung ilalagay ninyo. Minus kayo ng 2 inches, 538 yung una. Yan, 538. So paglagay nyo ng tabla dyan na 2 inches ang kapal, so 738 pa rin yung ating magiging rise. So pagdating dito sa pangalawa, 738 na yung ilagay nyo. Yan, 738. Yan, hanggang sa taas. Yan, 738 na. Dito lang mag-adjust kayo sa baba. Yung unang rise ninyo, mag-minus kayo kung ilan yung kapal ng inyong thread na ipapatong. Yun ang ima-minus ninyo. So dito, yung thread natin is 2 inch. 2 inch yung kapal. So yun ang ima-minus ko. Yun yung magiging unang riser ko. So dito naman, kung maglalagay kayo ng nosing natin, yung steps natin, na run natin is 10 inches, mag-plus lang kayo ng at 1 inch para sa inyong nosing. Kadalasan naman, may mga nosing yan. Kasi yung 10 inch natin is hanggang dito lang. Yan, hanggang dito lang yung 10 inch natin yan. Mag-plus kayo ng 1 inch, so magiging 11 inches na yung inyong thread. Dito naman, yung height niya is tamang-tama yan na 738. Pag ipatong nyo na yung ating thread, so dito sa yung cover, sa kanyang cover na 1 inch, kasama na yan sa 11 inch. So ganyan lang yung pag-layout ng ating hagdan mga kamital dito sa ating stringer. Kung magputol naman kayo ng ating kahoy, wag nyong i-zero-zero. So kailangan lagyan nyo ng allowance para kung sakaling magkamali kayo, meron pa kayong allowance, hindi na kayo ma-short. So okay lang kung sa metal ay pwede naman siyang i-welding, pero kung sa kahoy naman yung gagawin ninyo ay medyo hindi siya okay basta ma-short. So kailangan meron tayong allowance, wag natin i-zero-zero. So ganyan lang yung ating pag-layout ng ating hagdan mga kamital. I hope naunawaan ninyo yung aking mga paliwanag. O simple lang naman yung ating ginagawang hagdan mga kamital. So magiging ganyan na siya mga kamital. So kung gagawa naman kayo dito na nga dito, so madali lang naman gawin yan, yung ating first landing. So paggawa naman natin sa ating mga railings, yan, simple lang yung ating paggawa ng ating railings. Hindi siya gaya ng ating spiral na hagdan, ay medyo paikot-ikot yung ating railings. So kung hindi nyo pa napanood yung paggawa natin sa ating spiral, meron din akong video nyan. Ilalagay ko lang dito sa ating description box para mapanood nyo din. So pwede nyong panoorin. So yan. So dito yung ating last natin na steps. Sa susunod nito na steps, yun na yung ating top level ng ating second floor. So yan. So ganyan lang mga kamital. I hope nakatulong sa inyo ang video na ito. So, bago tayo magtatapos mga kamital, ay ipapakita ko muna sa inyo kung paano tayo magmamarking doon sa ating kahoy, doon sa ating stringer, gamit yung ating framing square, para magkakaroon po kayo ng idea kung paano tayo magmamarking at magli-layout doon sa ating stringer. So proceed muna tayo mga kamital doon sa ating pagli-layout gamit yung ating framing square. So mayroon akong ipapakita sa inyo mga kamital itong ating framing square. Ito yung ating gagamitin sa pag-layout ng ating hagdan. So
dito sa portion nito, ito yung ating pinakamahaba na portion, 24 inches, at dito naman yung ating 15 inches. So dito natin i-mamarka yung ating run, at dito naman yung ating rise. So magmarka kayo dito, run natin na 9 inches, so 10 inches sana yan, pero nag-deduct tayo ng ating cover ng ating riser. So nag-deduct tayo ng 1 inch, so magiging 9 siya. So dito naman sa ating riser, so 7 3 8. So magmarka kayo dito, simula rito 7 3 8. So ipapakita ko sa inyo kung paano natin i-marking doon sa ating kahoy. So ganito mga kamital yung ating pag set up ng ating framing square para sa pag layout nitong ating stringer. So ito yung ating run, nakamarka na dito yung ating 9 inches. Dito naman sa ating rise is ito yung ating 7 3 8. So magsisimula tayo dito sa ating unang marking. Yan, ito yung ating run. So magbigay tayo ng allowance dito para sa ating rise, kasi mag-a-adjust pa tayo dito. So isi-set up natin yung ating framing square sa 9. Maglagay lang kayo ng palatandaan nyo dito. So hindi naman kayo malilito kasi mayroon namang mang naka-inches na dyan sa inyong framing square. So kung wala naman, medyo malabo, so lagyan nyo ng tanda or marking yung inyong framing square. So dito sa ating run is 9 inches. Dito naman sa ating rise is 7 3 8. So yan. So magmamarking tayo ng unang marking natin. So yan. So dito sa ating first step ay mag-a-adjust tayo ng 2 inch. So ilagay lang natin yung ating eskwalang ganyan. So yan. So yung ating original na rise is 7 3 8. Nag-a-adjust ng 2 inch. So magiging 5 3 8 yung ating unang rise. So yan. So markahan natin yan. So yan yung ating unang magiging rise. Hanggang dito yung ating 5 3 8. So i-eskwala nyo din yan. Eskwala nyo yan. Ganyan nyo, ilipat yung eskwala nyo. Pero mas maganda kung dalawang eskwala yung gagamitin nyo. So markahan nyo din dyan. Yan, i-eskwala nyo. Kasi yung portion dito, yun na itong maglalapat doon sa ating ground. Sa ground level ito. So ito yung ating unang rise na 5 3 8. So ito yung itong run. Run natin na 9 inches. So dito sa pangalawang rise is 7 3 8. 7 3 8 na yan hanggang doon sa pataas. So yan. So lipat kayo dito ulit. O nang ginawa nyo dito sa unang marka nyo, ganun din sa ating pangalawang marka. Yan, 7 3 8. Yan, run, saka sa ating rise. So kunyari ito yung ating pang 7 step, yung last steps natin. Kasi yung pang 8 natin, yun na yung pang second tour natin, yung 8 steps, yung last steps natin. So sa ginawa nating stringer is 7 steps lang. So kung halimbawa ito yung ating 7 steps, so i-eskwala nyo naman ganyan. Ito na yung last natin na steps. Yan. Markahan nyo yan. Tapos kung meron naman kayong support na ilalagay dito, kunyari 1 inch yung support nyo ilagay, metal man yan or kahoy, i-deduct nyo lang sa inyong run para hindi maapektahan yung ating length ng ating standard run na 10 inch. So kung 1 inch yan, so magdida kayo ng 1 inch. So magiging 9 na lang yung inyong run dito sa last steps natin sa taas. Kasi may ilalagay kayo diyan na support or 2 inch man yan. Basta kung ilan yung kapal ng inyong support na ilalagay. So depende sa inyo. Basta yan yung ating standard na 10 inch, masunod yung ating 10 inch. So ganyan lang yung ating pag-layout ng ating stringer gamit itong ating framing square. So napaka-importante nitong ating framing square sa pag-layout nitong ating hagdan. So ganyan lang mga kamital, I hope na nasundan ninyo yung ating mga paliwanag. I hope mayroon kayong natutunan sa video na ito. So yun lang mga kamital yung ating pag-layout ng ating stringer. Nasundan nyo lang yung ating standard na run at saka rise at i-marking nyo dito sa ating framing square. So
So napakadali lang, lagyan nyo lang ng tanda, hindi kayo malito kung saan yung rice ninyo at kung saan yung inyong run. So importante meron tayo nito kung maglihat tayo ng hagdan. So pwede kayong gumamit ng dalawang eskwala para dire-diretso yung bookmarking ninyo. So yun lang mga kametal, I hope nasundan ninyo yung ating mga explanation. So I hope nakatulong sa inyo ang video na ito. So kung bago pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at like, at i-share nyo na rin sa iba para makatulong, at i-click nyo na rin yung ating notification bell para ma-update kayo lagi sa ating mga bagong videos ni upload. Yun lang may share ko sa inyo mga kametal, I hope na makagawa pa tayo ng mga more videos pa. So maraming salamat sa inyo at mabuhay po kayong lahat. Thank you and God bless. Bye bye.